Hello mga nangarap po sa ating lahat, mga kapwa ko OFW, saan man sulok ng mundo, ito po si Ronald Lim, OFW po ng Bansang Libanon. Hello mga nangarap po sa ating lahat, mga kapwa ko OFW, saan man sulok ng mundo, ito po si Ronald Lim, OFW po ng Bansang Libanon. So ngayon po mga kababayan, mga kapwa ko OFW, marami kasi nagtatanong sa akin, lalo na po dito sa Bansang Libanon, ng mga kapwa ko OFW, nagtatanong kasi sila kung ano daw po ang status ng ating Pilipinas, ng ating bansang Pilipinas. Kasi may mga kababayan kasi na dito sa Libanon na uuwi sila ng Pilipinas. So, sa mga na itong buwan na to, no? Nagtatanong kasi sila kasi may uuwi next week. Okay, nagtatanong kasi sila bakit, ano daw po yung status sa ngayon. Yes, ngayon po mga kapwa OFW, no? Yung Libanon po kasi ay kabilang po siya sa travel restriction ng ating bansang Pilipinas. Ibig sabihin, kabilang po yung Libanon sa 21 na bansa na mayroong travel restrictions sa ating Pilipinas. So yun po yung ito po yung Libanon kasama po siya doon. Kasi ang Libanon din po ay nakapagtala ng kaso doon sa bagong sakit na naman ngayon sa panahon ngayon. So ito po yung mga kabilang na bansa na sakop sa travel restrictions ng ating Pilipinas. Ito po yung United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, USA, Iceland, Italy, Lebanon, ayan po yung Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, and Spain. So yun po yung 21 na bansa po na kabilang po doon sa travel restrictions ng ating bansang Pilipinas. Yes po, makaka-uwi po tayo mga kapwa OFW sa Lebanon. Basta kailangan lang po natin sumunod sa lahat ng mga protocols na pinapatupad ng ating Pilipinas pagdating natin sa Pilipinas. Okay? Ang hindi lang po kasama doon sa travel restrictions dito sa Pilipinas, ang hindi lang po makakapasok ng ating bansa, yun po yung mga dayuhan. Ibig sabihin, yung hindi po mga taga-Pilipinas. Okay? So ang pinapahintulutan lang po sa ngayon ng ating Pilipinas ay yung mga OFW na uuwi ng Pilipinas, yun po yung papahintulutan ng ating bansa na kamakapasok doon. Pero kailangan po natin mag-undergo po ng 14 days mandatory po yun, 14 days mandatory quarantine. Okay? Kahit po ay yung ating PCR ay naging negatibo po tayo doon, so kailangan po pa rin natin bunuin yung 14 days na yan. So kailangan talaga natin sumunod doon. Maging negative ka man o positive ka man, so kailangan po natin sumunod doon sa protocols na pinapatupad ng ating Pilipinas. Okay? Ang hindi po talaga makakapasok sa ating bansa Pilipinas ay yun po ang mga dayuhan na gustong pumunta doon. For example, mayroong isang dayuhan na galing po sa USA, okay? O kaya galing po sa United Kingdom, okay? May pupasok po doon sa Pilipinas, hindi po sila papapasukin doon, agad po silang ibabalik kung saan bansa sila nang galing. Hindi po sila makakapasok doon. Maliban po pag ang OFW ang uuwi. Pag OFW ka, kagaya ko, uuwi tayo ng Pilipinas, uuwi ako ganun, papapasukin tayo, pero kailangan natin sumunod sa mga procedures na ipapatupad pagdating natin sa airport. Okay? Yun po yung kasalukuyan ngayon ng nangyayari sa ating bansa dahil sa pandemyang nangyayari sa ating buong mundo. Okay? So yun po yung sa mga nagtatanong po ha. Nilalawin ko lang po tayo mga OFW, wag po tayo mag-alala, lalo na po dito sa bansang Libanon. Marami kasing iba nag-aalala, nag-message sa akin, paano na po yung admin, paano na po yung founder na uuwi pa ako sa ganito, anong gagawin natin, anong gagawin ko. So yun po, ito po yun ha, pwede po tayong makauwi. Okay? Pwede po tayong makauwi sa bansa natin. Maliban na lang talaga pag ibang lahi ka or partner ka. Okay? So, yun po yun mga kapwa OFW. So, aside dito sa video na to, gagawa po rin ako ng video. Meron po kasi isang kababayan. Kung ano ba yung gagawin po natin mula sa
mula sa airport dito sa Lebanon, pagpasok natin ng bansa ng airport ng Lebanon, pag-uwi natin, connecting flight yung ano la, yung commercial flight lang, yung hindi tayo kasama sa repat. So, i-ano ko sa inyo, share ko sa inyo kung ano pa yung mga anong gagawin step by step ba pagdating sa airport ng Lebanon, pag anong gagawin diyan, anong hinihingi, ganun. Tapos pag hanggang pagdating sa Pilipinas, so ipipinto ko din sa inyo yan bilang sa pamamagitan ng ating kababayan na nakauwi na. Okay? Gaya commercial flights. Okay? Hindi siya kasama dun sa repa. Okay? So, ayun po mga kababayan, no? So, linawin ko lang ha, hindi po kasama ang OFW, kahit sa ang OFW yun ha, hindi po kasama na ibaban. Hindi makakapasok. Makakapasok po tayo, mga kapaka-OFW sa bandang Lebanon. Kung uuwi po tayo, okay? So, ayan po mga OFW, kapaka-OFW sa bandang Lebanon. So, i-update ko kayo kung ano yung step by step sa gagawin natin pag nasa airport na tayo, na uuwi tayo itong month na to, okay? Kasi medyo ano tayo ngayong buwan na to eh. So, ayan po mga idol. Yun po, maraming po salamat. Ito po si Ronald Dean. Kung bago lang po ko sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and share na lang din po. Maraming salamat po and Happy New Year po. Bye.